Ay, nako. Ano ba to? Walang hindi pwede makatype. Silent na lang, hindi ako marunong eh.
Ayaw eh. Ayaw ka naman. Nood na lang kayo dito. Tulong! Ayaw! Tingin na lang kayo sa langit. Ayun.
Hello, shout out sa inyong lahat. Hindi ako marunong, sorry. Jastro, ikaw yan? Ha? Ikaw pala yan, ah. Sino naman tong Chinese na to? Narinig mo? Oo, oh, okay. Akala ko lang akong pag-asa dito. Narinig mo pala? Okay. Hindi ako marunong. Hindi ko alam kung ano. Paano ako magta-type? Hindi, walang mapag-typean dito. Pero narinig mo naman pala ang boses ko. Di, ayos. Okay lang. Pinagpapawisan tuloy ako ng todo. Ang hirap pala nagsasalita ng wala kang kausap. Sarili ko lang kausap ko, ah. Ba't hindi ako makapag type dito? Eh, yung dati ko naman napag-type ako, dito hindi ako makapag-type. Bago kasi ito, hindi namin alam to. Bago lang ano ni Lolo. Kaya wala akong kalam-alam dito. Iba dati ang ginagamit ko, yung StreamYard tsaka yung KineMaster. Ito hindi ko alam, kaya tuloy hirap na hirap ako dito. Buti nilang sumasagot kayo. Kung hindi. Alam mo, dito ako sa labas kasi masarap dito sa labas. Dito ako sa labas. Buti na lang, hindi umuulan. Kasi pag umulan, piyadong maliligo ako dito sa ulan. Hindi rin naman ako magtatagal kasi tinatry ko lang to. Ay mabuti dito. Ay matagal na akong pinagsasabihan na mag-LS ako. Ay syempre, hindi ko naman alam tong ginagamit ni Lolo. Kaya itry ko dahil kailangan. At kailangan talaga. At pag ginamit ko yung StreamYard, ay pihadong kaltas. Kaltas sa amin. Kaya ito ngayon. Kaya rin dito, hindi ka makapag ano, hindi ka talaga makapag reply kasi hindi ka pwede mag-type. Wala. Hindi ko nga alam dito, eengok-engok ka ako dito eh. Oh! Talaga, maganda talaga. Pupunta nga ako dun eh. Pupuntahan ko yun. Hindi pa kasi pwedeng makapasok. Bawal ang pumasok doon dahil sa Dolomite, bawal yung kailangan muna inaanuhan pa ng juto, ano yun? YouTube. Yung parang dumikit yung Dolomite, hindi pa pwedeng pumasok, hindi pa pwedeng anuhan talaga doon. Labas ka rin. Pero napakaganda. Uy. Meron na akong pasyalan. Mamasyal na ako doon. Magdadala ako ng snacks. Magdadala ako ng pagkain. Ako lang mag-isa doon. Mamamasyal ako doon. Mag-shooting. Magbangka-bangka. At saka mamingwit ng isda. Ingit kayo. Wala kayong white sand. Dito sa Pilipinas, dito mismo sa Metro Manila, may white sand na.
Di na ako pupunta ng Batangas. Napagkalay-layo. Tahimik dito? Eh, syempre tahimik dito eh... Ano, yung... Mga multo nakatira. Hindi. Nasa loob na ng bahay. Kain na lang ngayon eh. Oras na ng pagkain ngayon eh. Kumain na ba kayo? Hmm? Eh, ako nga eh. Kasi first try ko dito kay Lolo eh hindi ko nga alam to kaya tinatry ko to. Eh aanga-anga ako kasi dito eh hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko dito kasi iba naman doon sa ano sa ginagamit ko dati, kakaiba. Ito, iba. Dito iba talaga. Parang black. Oh, talaga doon kailangan pag pumunta ka doon sa Manila Bay magdala kayo ng two-piece or one-piece, basta swimsuit. Pag pumunta doon sa Manila Bay, kailangan magsi-swimsuit. Bawal, hindi daw pwede pumasok doon na hindi nang walang dalang swimsuit. Swimsuit ha, swimsuit. Hindi yung short pants. Swimsuit. Kasi ano yan, beach yan, beach. Hindi yan ano ha, hindi yan tawag nito. Basta kailangan, pag nandun kayo sa Manila Bay, kailangan swimsuit. Oo, two-piece or one-piece. Yung parang, nakita mo si yung anak ni Richard Gomez ngayon, si Juliana Gomez, na pagka-sexy-sexy po naman, bakat na bakat yung kanyang two-piece. Ang sexy, grabe. Nakakagigil na bata. Ang sarap kurot-kurotin. Tingnan mo yung ano, yung anak ni Richard Gomez. Ako po, ang sexy po naman talaga. Grabe. Parang pang Miss Universe ang dating. Kailangan pag pumunta kayo dito sa Pilipinas, kung nasaan man kayo, oh, pwede maligo. Meron ang dami ng ligo. Meron pang nangingisda doon. May nagbibenta na nga ng isda eh. Sa kasi hindi pa naman lahat ano pa lang parte pa lang sa may embassy pa lang parte ng embassy konti pa lang ang nalagyan ng white sand hindi pa naman buo lahat kasi Diyos ko bago pa lang naman yun na simulan at saka galing pa ang white sand galing pa sa Cebu yan export eh syempre lay-lay naman ang Cebu dito sa Metro Manila eh syempre, matagal yun. Ang nilalagyan ng barko lang naman yung barkong pang ano pang mining yun naman di ang naghahakot ng mga white sand syempre matagal pa yun matagal pa yan siguro abutin pa yan ng ano napakalawak pala yan hanggang ano yan hanggang Laguna unhan pa ng Laguna ang layo pa niyan hanggang ano pa yan. Saan pa banda? Bataan pa yata yan. Malawak pa lang Manila Bay. Napakalawak ng Manila. Yung party pa lang niya. Ang nalagyan pa party lang ng ano. Yung Manila. Konti pa lang. Kasi marami kasing nagbabawal eh. Ayaw nilang ganun. Marami na makikita tayo. Pagpunta nyo rito, makikita nyo ang dami ng mga naka swimsuit. Oh! Para nag US. Para nang sa Amerika. Iba sa Amerika, sa Hawaii pala, Hawaii. Hawaii ganun ang Hawaii eh. Yung sa may mga dagat doon ay eh, may beach. Eh, 'di ba makita mo doon mga naka-swimsuit, naka one piece, two piece. Eh wala naman pakialam doon, ordinaryo lang naman 'yan doon. Eh dito lang naman sa ating mga Pilipino. Masyadong sensitive eh. Sensitive na. Pero ang ganda na talaga. Puntahan ninyo, maganda. Pupuntahan ko nga eh. Magano lang ako. Maglalakal hanggang Paranaque hanggang Ruhas. Lalakarin ko lang kasi wala masakyan. Hindi, magta-taxi. Magta-taxi o mag-ano yung mag-express.
Kaya, ano, kaya, magsimula na kayong mag, ano, ng mga, pagpunta kayo ng Pilipinas, kailangan may bit-bit kayong, ano, bathing suit, one piece or two piece. Malungkot dito sa amin, ano? Di bali sa sunod, pag wala na tong ano, pag pwede nang makalabas lahat, punta na ako sa magulong lugar. Doon sa masayang lugar. Sigawan. Ay, Diyos ko. Napagod ako dito. Nakatingin lang ako dito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Yung pala, ang style lang pala dito ni... Lolo ay ano lang pala. Yung... Ang style lang pala niya dito ay... Ganyan lang. Makipag ano lang. Mabuti naman... Namamanas. Ang hirap ng ganito, hindi ka makaalis kasi alam mo naman, lahat naman merong ganito eh. Eh, ano, yung hindi ako pwedeng makapagsalita ng masyadong ano kasi bawal. Yung mga tungkol sa mga ano-ano. Andito, kailangan lang parating happy kasi bawal. Kailangan pa natin na naka-smile. Huwag yung mga nakaka-gulpidigulat. Bawal. Kaya, kailangan lang. Teka nga pala. Saan ka ba? Saan kang lugar? Bakit ano, bakit hindi ko mabasa yung ano mo, yung iyong karakter diyan na sulat? Ano ba yan? Dapat lagyan mo yan. Para, kasi mahirap ba ya ang ano, yung hindi ka na nababasa. Dapat basahin, dapat maglagay ka ng ano, ng yung sulat mo yung ano mo. Kasi mahirap. Wala kang ano. Iba pala dito. Akala ko. Oh! Ang galing. Nagbe-bake ka ng cake. Alam mo noon, gusto ko talaga mag ano, yung magluto-luto dito. Ang problema lang, eh, bago pa lang kasi kami dito dahil sa anak ko sa probinsya talaga, eh wala naman ako mga gamit. Mahilig din ako magluto, magbake, magcake, mag hot cake pa nga, mga pizza, nagtitinda nga ako ng ganyan eh. Talagang tinitinda ko yan, hindi ko yung kinakain ko lang, talagang tinitinda ko pag naggagawa ko ng mga ano, kahit anong cake, mga hot cake, lahat na cake tinitinda ko yan kasi hindi ako naman maubos eh. Ako lang mag-isa kaya hindi ako nag-ano ng dito sa ano ko, hindi ako nag-ano ng mga pagkain kasi wala namang kakain. Ako lang kakain. Ibawal sa akin ang masyadong kumakain. Nagbabawal sa akin ng tuktol kasi tumataba. Yung hindi pwedeng lumaki ang timbang ko. Kailangan maintain ang timbang ko. Bumaba ng konti. Hindi pwede akong tumaba. Ngayon nga tumaba ako kaya marami akong naramdaman. Kasi ano, hindi na ako nakakalakad eh. Bawal man dito maglakad-lakad. Para sa inyo yung cake mo, kakainin mo lang. Anong cake ang binake mo? Ano, hindi ko kasi mabasa yung ano mo eh. Dapat kasi may nakalagay na ano, kaya dapat nababasa yan. Hindi ko... Anong itatawag ko sa'yo, hindi ko naman mabasa yan. Naku, magastos. Talagang magastos. Ay,
alam mo, pag nagtitinda, baliwala yan. Pero pag tulad mo, pang regalo lang, ay talagang magastos. Pero pag binibenta mo naman o pang talagang pang negosyo, eh, maganda yan. Kahit pa mag-bake-bake ka ng sangkatutak dyan. Ganun naman ako dati eh. Yun nga ang pinapalaki ko sa mga anak ko, yung mga bake-bake na yun, mga luto-lutong yan eh. Dyan nga sila, ano, kaya nga, napapagkamalan nga kaming, ang mga anak ko napapagkamalan nga napakayaman kasi yung mga, yung araw-araw ba naman, eh nagaano kasi ako din, nagpo-poultry din ako eh. Kaya eh, syempre, chicken, eh, puro fresh pa nga eh. Napapagkamalan nga, oh, mayaman daw kami. Kasi nga, alam mo na, kung pag sa panahon ngayon, pag hindi ka maliskarte, eh, wala. Kaya, ganun lang. Dito, wala kasi, alam mo, hindi ako maka, ano dito. Ayun nga, may tanim-tanim akong ano, yung mga tanim-tanim na ng alugbati lang. Mga, tawag nito, yung kamuti tops. Para lang magkaroon ako ng gulay-gulay. Kasi, ano yung, sanay ako sa mga presko. Preskong kinakain eh, sa probinsya yun dito, sa Manila. Hindi naman fresh. Ah, merong presko, pero hindi pa pwede makaalis kasi malayo dito, doon pa mismo sa farmers, sa Q-Mart. Sa Q-Mart pa. Pag pumunta, dati, nung wala pa tong mga, yung ano ngayon, yung wala pa, eh, maalis pa ako, maalis, eh, tapos nyan, bago umuwi, bumibili muna ako ng mga fresh na ano dyan, sa mga mall, eh, mas mura nga sa mall kaysa sa ano eh, tsaka maganda pa. Tapos yung, ang pinupuntahan ko nga yung ano eh, yung sa Rustan, kasi, alam mo na ang Rustan, fresh yan kasi alam mo na yung mga buibili doon, mga, eh, pag, syempre, pag mga mayaman, ang maarte yun, puro gusto nila mga fresh, eh, doon na rin ako nakakibili, eh, nasanay ako noong pakabataan ko. nasanay ako sa Rustan buibili, eh, puro fresh doon, tsaka doon, dumadaan ako sa farmers, sa Cubao. Doon, puro presko doon. Kaya lang sa mga hapon na nakalatag lang sa ano, ilalatag lang nila diyan sa ano, sa tabi. Bili ka, mura-mura lang, napakamura. Pag Linggo din sa may ano, sa may Quezon City Hall. Ang dami mura. Nagagaling pa talaga yung mga ano, mga bagong harvest sa probinsya. Pero ngayon, hindi naman ako pwedeng makalabas kasi nagbabawal man, mga matatanda. Eh, matanda na naman ako. Eh, hindi na. Nagtatanim-tanim na lang ako dito kasi, syempre, hilig ako sa presko eh. Alam ko yung lasa ng presko at saka alam ko yung lasa ng may formalin. Alam ko yung mga lasa kasi syempre sanay ako sa probinsya puro presko. Puro presko doon. Galing ek sa amin nga. May adami ko rin mga tanim. Oo. Yung iba na nga. Binibili na nga lang ng iba eh. Kasi hindi ko naman mauubos. Dito meron pero walang lupa. Maliit lang ang space namin dito. Siyempre. Sige, mag-bake ka na. At meron ka palang pag-aanuhan. Mahirap din ang mag-bake. Mahirap yan. Yung mag-bake na yan. Kaya hindi nga ako basta-basta nag... Dati nung nagpipitsa ako, ang hirap. Kasi magmamasa ka pa niyan. Tsaka nag-aano din ako dati, nagsisyopaw. Ang hirap. Kaya mahirap yung mga nagluluto-luto, nagbibake-bake. Kaya hindi nga ako dito nag-ano, dito sa ano ko, sa bahay ko. Dito sa bahay ko ginagawa, pinapanood mo. Hindi ako nagluluto-luto kasi hindi basta-basta magluto. Diyan yung mag-iisip ka pa, tapos mamamalingki ka pa. Tapos,
marami nga kasi kasuhin. Saka na siguro pag naayos na, yan ako magluto, video-video ng pagluluto. Kasi mahirap ang magluto. Napakahirap. Lalo na pag wala kang katulong. Mag-bake ka na. Anong cake yung binibake mo? Yung fruit cake? Ang pinaka-indiman ngayon, fruit cake eh. Fruit cake, yung... Lalo na magpasko. Ang kalimitang inaano, mga fruit cake. Yan, Pasko talaga. Daming buibili niyan. Sellable yan mga fruit cake. Sa Pasko. Anong cake ang inaano mo? Sponge cake with icing. Oh. Madali lang naman yung sponge cake eh. Madali lang yung sponge cake tsaka yung icing. Madali lang yun. Kasi may friend ako na ano na sa amin sa probinsya. Inakita ko sa kanya. Minsan pinapatulong-tulong niya ako sa yung ano siya. Masyado din siyang ano, in demand dun kasi iglesia ni Kristo siya. Sa lahat ng mga iglesia ni Kristo, sa kanya nagpapaano. Inaano nga niya ako na magpalit ako ng ano eh, ng religion na iglesia. Para magtayo na rin ako ng bake shop. Sabi ko, Diyos ko po. Eh, nakita ko yung mga gamit niya sa bake shop. Naku po, Diyos ko po, Marielsep. Kaya pala, parati kang nawawala ng katulong dito. Sa tingnan mo naman yung huhugasan, naglilinisin ng mga katulong. Mawawalan ka talaga ng katulong. Mahirap yung bake shop, kalam ba? Nakikita ko sa kanya, may bake shop. Pero malakas, napakalakas ang cake. Kaso nga lang, yun lang nga mahirap. Lalo na pag yun sa mga wedding cake. Ang sayo, madali lang naman yung sponge cake eh, kasi ano, hindi talaga katulad ng iba na may mga design-design, pang-artist talaga. Yung may mga design, kanya-kanya may mga design na parang cake na parang sapatos, parang bahay. Ano yung, basta may mga design-design naman ng mga cake eh. Eh, mahirap yun. Akala mo lang madali ang negosyo yung cake. Naku, mahirap yan kasi nagkaroon ako ng kaibigan. Eh, pinapatulong talaga niya ako. Pero binabayaran kaya niya ako. Eh, tapos nakita ko yung... Eh, wala parating ano, lumalayas parati yung mga helper niya. Sabi ko, ba't parating lumalayas yun? Makita ko doon sa kusina nila. Diyos ko pare. Ang daming mga ano, lalaki ng mga ano. Lalaki ng mga... Yung mga ano ng mga cake, dami, Diyos ko, tapos ano pa, yung mamantika pa. Sabi ko, paano nga naman hindi kalayasan ng mga helper? Tingnan mo naman ang mga hugasin, no? Diyos ko, tapos yung pag nagmamasa pa, mahirap ang cake, hindi basta-basta, kailangan talaga, ano, yung may mga katulong ka. Bakit nagpa-plano? Enjoy ka lalo na ngayon. Oh, enjoy ka lang sa una lang 'yan. Sa una ka lang enjoy niyan. Ganun naman talaga eh. Pag sa una enjoy ka, pero pag nagtagal na, wala na, mahirapan ka na. Diyos ko. Ang dami na kayang na anuhan naming klase-klaseng negosyo yung mag-asawa. Eh, Diyos ko, sa una lang. Nung magtagal. Nako. Nakasimangot na kami parate. Nakasimangot na kami parate ko. Alam mo ba yung ano, sa sobrang pagod, natutulog na lang kami sa ano, sa bangko, sa upuan. Hindi na kami makakarating sa higaan, matulog.
Hindi na nga naliligo. Sobrang pagod. Kaya, ano lang, pinagtapos ko lang yung mga anak ko. Tapos yan, nagpapahinga na ako ngayon. Mahirap ang yung cake na sinasabi mo. Sa totoo lang, mahirap talaga. Ayun nga lang, naggagawa ko ng siopaw, ang hirap na nga eh. Yun lang, magmamasa-masa. Sa bagay ngayon, meron namang nag-ano. Meron naman tayong mga ano ngayon. Pero mahirap pa rin pag wala kang katulong, lalo na marami kang hugasan. Tapos mamimili ka pa. Mamili ka pa ng mga gamit. Basta pag ano, pag alam mo na naman yan kasi ginagawa mo na eh. Pero kailangan yan, may katulong ka talaga. Mga ganyan, negosyong ganyan, Diyos ko. Ay, lahat naman ng negosyo eh, ano, nasa lang yan, enjoy lang. Tama, sabayan mo lang ng enjoy, tsaka music, tsaka kantahan mo na lang. Kumanta-kanta ka na lang. Oh, totoo yan, dami hugasan talaga. Diyan ako ayaw eh, yung nagtayo nga ako ng kainan sa amin sa probinsya. Ang dami kaya, ubos. Umaga, tanghali, hapon. Eh, kasi meron akong pinapakain talaga. Eh, mga ano pa yan, mga engineer, mga attorney. Siyempre, artihan mo talaga pagkain. Eh, obligado ka pa, umaga. Tapos, umaga, tanghali, gabi. Pakainin mo sila ng maayos. Tapos, gigising ka pa ng umaga. Alas 3 pa lang, gising na ako. Maghanda na ako. Punta ko ng palengke. Araw-araw talaga yan. Kasi yung pinapakain mo, hindi naman basta-basta dyan mga kung sino-sino lang. Eh, kasi meron akong ano sa bahay namin eh. Meron akong mga boarders na mga engineer, attorney, yung mga tawag nito. Eh, sabi nila sa akin, handaan ko na lang daw sila ng pagkain, bayaran na lang daw nila lahat kung magkano. Eh, syempre ako noon, syempre sa una, excited pa. Pero magtagal. Ang hirap pala nito, negosyong ito. Ay, Diyos ko, kahala mo ba? Tapos umagang-umaga. Hindi ka na magsusuklay, pupunta ka na lang ng palengke. Kasi syempre, pag tanghali ka na, puro bilasa. Ay, hindi naman sa bilasa. Yung ibig ko sabihin, pag tanghali na, iba na ang ano. Kaya magang-maga talaga kailangan malingki ka na. Eh, magluluto ka pa, pakainin mo sila magang-maga eh. Pag gising nila, pakainin mo. Eh, mahirap yung ganyan. May naranasan ko yan kasi nga, syempre, kailangan kong kumayod kahit kalabaw. Buti nga ngayon, nakapagpahinga na ako, Diyos ko, Maria Jose. Pero, hindi pa rin ako napagpahinga kasi nandito, dumali ako dito. Ang hirap dito, pinasa kong ito. Grabe. O kaya, wala ka talaga. Alam mo, lahat ng trabaho, mahirap. Walang madali. Mahirap talagang kumita ng pera. Mahirap din naman ang walang trabaho. Kaya, mahirap din walang trabaho. Kaya, ilano na pagsanay ka na sa trabaho? Maganda talaga pag ikaw ang gagawa kasi pag hindi mo kasi alam ang, kahit pasabihin natin na kaibigan mo yan, eh, kalimitan sa mga commercial, yung binibili mo dyan, hindi mo alam na madumi, naiipisan. Kaya, ako nga eh, ingat na ingat din. Siyempre, kahit, eh, ganito na nga ako, tapos kakain pa ako sa bibili na lang ako, magluluto na lang ako kasi, yung minsan kasi, nung mayroong kaibigan na ano, talagang ano siya, napaka-arte niya. Eh, yung mga katulong niya, nilalagay lang, tinatadtad ka agad niya sa gabi. Tinatadtad ka agad niya yung mga gulay sa gabi bago lutuin. Siyempre, ginagapangan niya ng daga, ng ipis. Eh, hindi man maano lahat sa ano. Hindi man lahat maano sa rep o sa ano mo. Sa talagang yung freezer, hindi man malagay lahat. Kaya ang nangyayari niyan, eh pagkain naman yan, magagapangan talaga ng mga insekto, lalo na ipis, daga. Kaya mahirap din ang basta-basta ka. Yung nga mga catering, wala nga akong tiwala dyan sa mga catering eh. Kasi nga, yun nga,
nakikita ko talaga kasi nagagapangan ng mga, alam mo naman yung daga, eh kung saan yung merong maamoy, eh doon talaga sila. Kaya mahirap din, buti pa magluto ka na lang. Kaso, eh syempre pag madami kang lulutuin, wala ka namang paglalagyan. Lamay lagay mo sa aparador. Talaga mahirap yan. Mahirap talaga yan. Naranasan ko. Kasi no, nagpipili-pili pa ako rinigos yung gagawin ko. Eh, nagkataon yung isa kong kaibigan ko sa probinsya, ay meron siyang ano, yung bake shop. Ang lakas, kaya nainggit nga ako eh. Ang sabi niya, dito na mag-work daw ako sa kanya. Eh, sabi ko, huwag muna, tinitingnan ko muna. Pero, inaanohan niya ako, tinitingnan. Sus, Diyos ko pa. Akala mo lang pala, napakasimple yung mga cake. Naku, mahirap yan. Mahirap na negosyo yan. Kaya hindi ko pinasukan yan. Eh, syempre, alam mo naman, pag negosyo, gusto mo talagang pasukan. Ilan na, pag nagsusolo ako, sabi ko, ang hirap pala nito. Kahit nga si Jasper nakita, kasi classmate niya yun eh. Best friend niya yun eh, yung tita noon, yung may-ari ng bake shop na yun. Pero talaga, ang lakas niya, kaso nga lang siya, wala nang tulog. Wala talang tulog, bagsak agad siya. Eh may, minsan nga, wala na siyang katulong, lumalayas talaga, umaalis. Kasi ang hirap talaga maghugas. Ang paghugas, eh kahit na may makuha ka, lalayas din yan. Kaya hirap. Kaya nag-isip talaga ako ng ano, ng mabuting, maayos na ano, mapagkikitaan. Mahirap talaga ngayon, mahirap kumita ng trabaho. mahirap kumita ng pera. Eh, ito nga, akala ko nga napakadali-dali lang dito. Naku, Diyos ko, Lord. Ang hirap pala dito, grabe. Sabi nga sa akin ng mga friend ko dito, ate, mag-ano ka na lang. Ito nga ang ginagawa ko ngayon. Sabi ko, ayoko kasi, ang gusto ko lang, mag-ano na lang ako, magbibideo, wag lang to. Kasi nga, ano, yung mahirap, nakatambay lang ako dito. Ikaw ba naghuhugas pagtapos mo mag-cake? Mag-bake ng cake? Ikaw pa ang maghuhugas? Naku, pas, maabutin mo yan. Tsaka ang hirap. Ang lalaki kaya ng mga ano, yung, lalo na pag nagpa-order sa'yo ng mga wedding, mga birthday, okay lang yung birthday, maliliit lang yung mga cake. Yung mga wedding, naku, tapos buti kung isang tao lang magpa-order sa'yo, eh, kung nasasarapan, kung gustong-gusto yung mga ginagawa mo, eh marami yan. Oo, dadami yan. Napakadami, kala mo. Yung ang kaibigan ko, nagsimula lang siya sa paisa-isa na nasasarapan. Kaya nga tinawag na nga niya ako eh. Sabi niya, "She, dito ka na ano, tulungan mo na lang ako dito." Sabi ko, "Ay, Diyos ko, nakikita ko sa iyo, no. Wag, magnegosyo na lang daw ako, tapos ihatid ko na lang sa bahay na lang daw ako gagawa, sa bahay ko. Tapos ihatid na lang doon sa kanya." Sabi ko, "Naku, ito ngang nagtitinda ako dito, nagtitinda kasi din ako ng ano, yung mga pizza, ng mga, yung parang Jollibee din, na meal na, Jollibee na may kanin na, pinipresyohan ko na lang, yung nilalagay ko sa styrofoam, madaming buwibili, ako napakadami, kaya nga noon, hindi kami sa pagkain, talagang ano, sawang-sawa kami, kasi nga, inuuna ko kaagad yan. Inuuna ko kagad yung mga pagkapagkain na yan. Kaya yun ang negosyo ko pagkain. Pero ang hirap, tiniis ko lang. Ngayon lang ako nakapagpahinga. Ikaw, bakit yung naisipan mo magbibake ng cake? Pero marami kang katulong. Dapat niya marami kang katulong. Kung hindi, sa sunod, maasar ka na. Tsaka yung bahay mo, pag hindi mo nilinis yan, magkaroon yan ng madaming ipis. Hindi ka, pag nagke-cake ka naman, hindi ka, pag nag, ay mga bake shop, hindi pwede yung maglalagay ng mga pesticide, mga kung ano-ano pang ano sa mga ipis, kasi bawal yun. Makakapatay ka ng tao. Kaya dapat malinis, linisin mo na kaagad yan pagkatapos mong mag-bake. Pagkatapos mong makapagluto ng cake, lahat, icing. Kung hirap, naku, napakahirap niyan, talaga, naranasan ko talaga yan. Kasi yung kaibigan ko napaka, nasabihan ako, ito naman si Shay na to, anong gagawin mo to sa bahay? Marami akong ginagawa, no, nagpapakain ako ng mga tao.
Sabi ko, mga estudyante kasi sa amin, kilala na kasi ako dahil mura ako magbenta, lalo na mga estudyante. Mura talaga ako magbenta, tapos ano pa yung pinapaanuhan ko pa sila. Kasi naawa din ako mga estudyante, basta makatubo lang ako ng konti, at saka makakain lang, makalibre na, mahal kasi magpakain eh. Kaya siyempre, makakain lang, ayos na, hindi ko na kailangan kasi naawa ako sa mga estudyante. Kaya ganun. Pero yung cake, hindi ko talaga dinadalian yan kasi ang hirap talaga. Ang hirap, kasi ang hirap linisin ng mga, tapos maglinisis ka pa sa mga oven. Linisin mo pa yung mga kalat ng pinagmimix mo. Ay, Diyos ko talaga. Mga mix mo pagkatapos. Ako nga, pag nagtitinda din ako ng ano eh, ng siopaw. Mahilig kasi kami sa siopaw. Ang siopaw, mahal ba ng siopaw? 36. Pareho kaming lahat mag-anak. Favorite namin ang siopaw. Kaya, mag-anak, favorite namin ang siopaw. Kaya ano, yung... Nag-ano talaga ako, naggawa talaga ng siopaw. Kaya, gumawa talaga ng siopaw. Kasi kaysa naman, bibili ako ng isa-isa, 30, magkano yung special na siopaw. Kaya, gumawa talaga ako. Tapos, yung sobra, binibenta ko. Madali naman ako magbenta kasi marami akong mga kaibigan. Tsaka, sinasarapan ko talaga. Parang, pagkain na rin namin. Kaya, nasana yung mga tao. Maano ako sa pagkain, pagluto. Kaso nga, mahirap. Kasi, pag katapos mo magluto, andyan yung kalat, ang dami. Pag hindi mo naman nilinis, andyan yung mga ipis, andyan yung mga talaga naman. Ang hirap. Kaya talaga pagod na pagod ka pag ganyan. Suking-suki ko na nga yung mga grocery store eh, kasi ang dami kong mga barya. Inahanap na ako. Minanay, yung mga barya, pinapapalitan nila. Kailangan kasi nila ng mga barya sa mga grocery. Kaya yun. Ay, salamat sa Diyos, nakagraduate na rin ako dyan. Sabi pa, yun ako. Kaya tinawin yung mga anak ko. Sabi nga mga anak ko. Ano, gusto niyo yung ginagawa ko? Sabi na, ayaw, pagod. Oo, mag-aral na lang kayong mabuti. Mahirap eh. Kasi alam mo, ako, pwede naman ako magtrabaho. Ang problema lang, pag nagtrabaho ka kasi, na-assign ako sa ibang lugar. Sabado at Linggo lang, mabuti ko makakauwi pa ako ng ano, Sabado, Linggo, isang araw lang, tapos alis ka agad ng madaling araw. Kaya isang araw lang ako, sila, naawa ko dun, walang maglalabas sa mga anak ko. Kaya, ang ginawa ko na lang, pinili ko na lang talaga magnegosyo, kaso nga, isang hirap pala talaga sa totoo lang. Napakahirap niya mga, lalo na ikaw, magkikake ka. Pag dumami yung ano mo, dadami naman yung mga suki mo eh, lalo na pag magaling ka, tsaka sarapan mo talaga, huwag kang, pag nagluluto ka ng cake, sarapan mo talaga, tsaka ingat ka ng ano, kasi minsan pag na ano ka ng pagluluto ng cake, mapait, yung nadamihan mo ng yeast, ng baking, mapait, kaya kailangan talaga ingat ka, pag nag-ano ng baking, wala nang lalayo sa'yo yung mga dati mong customer. Kaya ingat. Lahat naman ng pagkain, ingat eh. Kasi kailangan lasahan mo. Ikaw mismo ang malalasa. Kasi minsan, ano. Ganun ako. Kaya pag nagluluto ako noon, nagtitinda ako noon, madaming, talagang ubos. Pagod na pagod talaga ako kasi ubos talaga. Hindi na inaabutan. Umaga, tanghali, hapon, luto na naman ako. Kasi nga, siyempre, kakain din naman kami. Nalilibre naman kami. Bawat luto ko, nalilibre na rin kami. O kaya, tiyaga. Kaya nga lang, ano, pagod. Sobrang pagod. Hindi na ako kailangan maligo na ako sa umaga. Maligo na ako sa umaga. Sa gabi, maligo na mainit tubig. Punas. Ang hirap talaga. Tapos gigising ng umaga. Naku, grabe. Ikaw, marami ka na rin ano. Ano bang mga cake ang ginagawa mo, mga Black Forest? Ang Black Forest, syllable yan. Tsaka yung ano, yung Black Forest, yung... Ayoko nang ano eh. Ayoko nang...
chocolate cake. Anong cake ang ginagawa mo? Nag-order ka na ba para? Marami na ba nag-order sa'yo? Oo, talagang mahirap yan. Ibibigay ko lang, bibigay mo lang, ba swerte? Apakabait mo naman. So, sobra ka naman, napakabait mo naman, ibibigay mo lang. Wala na ngayon yan. Ang mga nagbibigay lang yung mayaman. Baka mamaya, alam mo may best friend ako dito sa ano, yung pinagdurma ng anak ko. Tawag nito, nung minsan ko lang siyang nabigyan nung birthday niya, nabigyan ko lang siyang regalo kasi nahihiya naman ako, no? Talagang bunga ang party niya, talagang bunga, talagang napakasarap. Nabigyan ko siya ng ano, yung ano lang naman, tawag dito, parang pamaypay lang naman binigay ko. Alam mo, parati na akong binibigyan ka ng kahit ano-anong mga pagkain, grabe tuwing dadating siya. Ano nang pinapadala sa akin ng mga cake na mga masarap? Talaga hindi ko pa, sabi ko, saan ka nag-ano dito? Meron dito sa Makati, ang sarap-sarap gumawa ng mga cake. Napakasarap ng timpla nila, sa totoo lang. Yun nga, nilalasahan ko nga, ang sarap talaga. Oo, napakasarap. Yung may best friend kasi ako dito eh, yung may-ari ng dorm na pinagdodorma namin, eh naging, ano yun, matandang dalaga, pero magandang babae. Ano yung tawag nito, mahilig magbigay sa akin, ang sarap ng mga cake, maliliit lang siya na cake, pero ang sarap, sabi ko, nilalasahan ko talaga, ang sarap talaga. Ano tawag nito, yung sa amin kasi, meron kasing ano, yung nagagawa ng, may bake shop kasi, ang pangalan Margie, ang inaano daw niyang mga style ng mga cake, yung galing sa US, yung mga cake doon, na mga ang sarap talaga, napakasarap. Oo, natitikman ko lahat mga cake kasi parati niya akong binibigyan. Ang sarap. Sabi ko, kakaibang cake ito ah. Oo, parati nga daw siya, nakalimutan ko lang pangalan ko ng mga cake. Napakasarap. Sarapan mo ang timpla. Meron ka naman panlasa, sarapan mo. Para sa susunod, yan syempre nagbibigay ka pa ngayon. Sabagay maganda yan, magandang ano style yan. Magbigay ka muna bago magbigay ka muna bago mag-negosyo. Patikman mo muna. Yan, style, maganda yan. Yung ginagawa mo yan. Para sunod, negosyo na yan. Alam mo, sa totoo lang, umuulan. maganda yan. Kasi, para sa sunod, yan kasi ang una eh, bago ka manegosyo, marami kakaibiganin muna, patitikman mo muna ng mga niluluto mo yung mga friend mo. Sa sunod, yung mga friend mo, sila na yung makipag-chismis doon sa kabila. Oy, masarap yan, masarap magluto yan. Alam mo bang nangyari na yan sa akin dito sa ano, sa boarding house? Natikman lang nila yung ano ko, pinapaluto nila. Ay, sabi ko, ay nako, wala akong panahon dyan, magluto-luto. Graduate na ako dyan, kaya ako ang pakainin nyo. Sinasabihan ko kaya. Natikman lang nila yung luto-luto ko. Sabi sa akin, ate Shirley, sabi ko, bakit? Magluto ka naman na, pero sa kanila lahat, libre, ako lang magluto. Sabi ko, nilutoan ko sila one time. Eh, sabi na, magluto daw ako, sabi ko. Ganon. Ayoko nga. Ganun talaga, maganda. Maganda talaga. Maganda yung ginagawa mo yan sa kaibigan. Bigyan mo muna. Kasi sa sunod, kung may plano kang magnegosyo, umuulan na kaya? Ano? Umuulan na? Paano ba yan? Papasok tayo sa loob. Umuulan na kaya? Wala kasing araw din eh. Ang ganda pa man din dito. Gustong-gusto ko dito sa labas eh. Kahit naman sa ano, sa probinsya, gustong-gustong ko sa labas. Gusto ko nga dito magkaroon ng duyan eh. Wala lang malagyan ko dito ng duyan. Mahilig ako sa duyan. Eh lang, wala akong malagyan. Kahit saan ako magpunta, kahit saan sa amin, sa probinsya namin, sa Mindanao, may duyan ako. Dito din sa Bulacan, may duyan ako. Dito lang wala akong duyan. Yan talaga ang gusto ng katawan ko, yung duyan.
Ay, maganda yung ginagawa mo. Dapat nga mag-cake-cake ka ngayon kung wala kang naisip na manegosyo, naisip mo yan. Ay, ayun na. Tama yung ginagawa mo. Magbigay ka na muna. Yan din ang style ko dati, pero hindi na ako nagaganyan eh. Pero talaga tama yan. Tama yung ginagawa mo na. Patikman mo muna yung mga friend mo. Kasi sa sunod, hindi na yan sila manghihingi. May pera mga yan. Ay, magpapa-order na sa'yo yan. Alam mo yung mga friend ko din dito, ganyan ang ginagawa nila. Nakikita ko sa kanila, sabi nila na, Mama, ano oh, yung may order ako dito, mga pansit. Sabi ko, oh, binabayaran sila, mga pansit, nagluto, mga tawag nito, yung mga lumpia Shanghai. Oh, nagpapakater sa kanila. Nakikita ko sa kanila, sabi ko gano'n. Wow. Diyos ko, pinagdaanan ko ng mga ganyan. Ito nga yung mga kamay ko, puro ugat-ugat na nga. Kasi naano to, yung sa... Nagaano pa nga, akala mo ba nagaano pa nga ako ng barbecue? Diyos ko. Oh, yan, yung ganyan mo. Kasi yung pagluluto, pag ano kasi, nakakapasma, malakas makapasma yan. Kaya dapat, huwag ka talaga maghuhugas ng kamay. Nangyari niyan sa akin, naninigas yung kamay ko. Hindi ko maganon. Hindi malamig dito. Hindi naman to probinsya eh. Hindi malamig dito sa labas. Nag-electric fan pa nga ako eh. Kasi hindi naman to probinsya eh. Okay lang kung probinsya. Mas gusto ko pa dito sa labas kaysa loob. Loob mainit. Eh kung pag-probinsya to, dati sa probinsya pa ako, sa Bulacan, saka sa amin, sa Mindanao, ay talagang lamig-lamig. Grabe. Eh dito, nandito ko na nga sa labas, maano pa rin. Sabagay dito, maraming puno sa lugar. Dito sa subdivision namin, maraming puno. Nakakatakot kasi ngayon lumabas kasi dyan ba sa inyo okay na? Okay ba kayo dyan? Dito. Ayoko lumabas. Hindi naman. Konti lang dito. Hindi naman, konti lang. Alam mo yung bakit wala dito yung mga iba kong mga friend? Kasi bakit? Lahat sila, pinuntahan ko kaya iba dito. Pinuntahan ko kasi sila, nag-LS sila kanina. Pagod na pagod lang mga yun. Sila nga ngayon nagsabi sa akin, sila nga nagturo sa akin ngayon ng ganito eh. Sila nga nagturo sa akin kaya ngayon. Sabi ko, sige, itatry. Tinuro nila lahat-lahat. Buti na nga, kinausap mo ngayon na narinig mo pala ako. Kung hindi, i-off ko na to eh. Buti nga nagsalita ka eh. Kung hindi ka nagsalita, nako, hindi ko na itutuloy ito. Buti nga nagsalita ka. Kasi sinabi, kanina, bumisita ako sa kanila. Nung bumisita ako sa kanila, sabi nila, Mama, bakit hindi ka nag-ano? Sabi ko, ay nako, nakakapagod naman yung ginagawa ninyo. Sabi ko, hindi, Mama, alam mo, Mama, dito, ano, mas maganda dito kaysa sa parati kang gagawa ng ano. Sabi ko, oo nga, pero hindi man ako marunong. Ang alam ko lang sa StreamYard, ang kaso, binabawasan ako, ayoko, sayang. Yung sa ibang ano ba, kailangan talaga, ang gamitin mo rin yung sarili natin. Kaya wag kang gagamit sa ibang ano, kasi binabawasan yun. Ay, sayang din yun. Kaya talaga, kahit nga yung mga ano, kahit anong gagamitin mo dito sa ano, na hindi ka nagpapaalam, babawasan ngayon eh, kaya ingat. Kaya ito, ngayon ko na subukan ito, pwede pala. Hindi kasi ako pwedeng saan ako magta-type dito? Paano ko makakaano dito? Ay, ito pala kakaiba. At least na-try ko na, kaya siguro araw-arawin ko na ito. Kasi nga, pero kailangan muna, ano ko muna sila, pagsabihan kasi hindi man nila alam to. Tsaka pagod na pagod sila kasi kanina pa silang umaga. Minsan nga puyatan nga sila eh. Ako, ayoko magpupuyat. Mamatay ako dyan. buti na lang nagsalita ka. Kung hindi ka nagsalita, wala. Kanina ko pa to na off. Kanina pa ako dito nag-ano eh. Tinuruan lang ako kanina ng kaibigan ko, isa, tinuruan niya ako, ganun ang gagawin mo, ganyan. Kasi ayoko nang gumamit sa iba, kasi nga, binabawasan ako, ayoko nga, nasasayang.
Eh, alam mo ba pag gumagamit ka sa iba, babawasan ka ng 100 dolyares. Naku, wag na nga. Wala ka nang ano, wala ka nang sasahurin. Sabi kong gano'n. Oo, laki. Laki kaya. Kaya dito na. Baka araw-arawin ko na ito. Kasi imbitahin ko din naman sila eh na ano. Kaso nga na ano din ko sa kanila kasi pagod na pagod din sila. Alam ko naman yung ginagawa din nila. Ilano na sa ibang bansa sila lahat. Nasa ibang bansa sila lahat. Wala naman akong mga kaibigan na nandito. Nasa ibang bansa, nasa US, nasa Germany, nasa Ireland, lahat. Lay-lay nila. Pagod na pa. E tsaka gabi. Ngayon araw. Ano ba ngayon sa kanila? Madaling araw. Ngayon, umagang ngayon sa kanila. Baka tulog pa mga ngayon. Ako pwede na lumabas. Pwede naman lumabas. Ano naman kami ngayon? Lalabas sa labas? Pwede naman. Kaso nga lang, maglalakad ka lang. Kasi mahirap ang sasakyan ngayon, taxi. Pwede rin lumabas ngayon kasi GCQ naman ngayon eh. Gusto ko nga lumabas eh. Pumunta ako ng Manila eh. Kaso, napakalayo ng Manila. Gusto kong lumabas talaga. Maglakad. Alam mo naman, sanay ako maglakad. Yun ang talagang gusto ko mag... Eh, nung nga ako nagtrabaho sa DSWD, puro lakad. Puro lakad. Yung sapatos ko, hindi ko alam, nabutas na, pudpud na. Hindi ko na naman namamalayan. Ito nga pala, oh. May biniling... Ito ganito, dapat gumawa ka ng ganito, yung mga cookies. Cookies, alam mo saan to? Sa Starbucks to. Di ba may Starbucks din naman, kahit saan naman may Starbucks, di ba? Sa Starbucks to. Masarap. Nilagyan ng ano, almond. May almond, tapos may chocolate. Dapat gumawa ka ng ganito, maganda to, maganda din tong negosyo. Yan. Yan. Cookies. Sarap to. Sa ano to? Sa Starbucks. Mahal din to. Kaya lang, syempre, di bali ng mahal. Anong pass mo? Pass mo ang sakayan? Anong pass mo? Pass mo? Itong ganito, dapat gumawa ka ng ganito. Yan. Masarap to. Yung cookies. Masarap ang cookies. Tapos lagyan mo ng almond o yung ano, yung pilinat. Ito. Masarap talaga to. Kasi masarap naman mga cakes sa Starbucks eh. Pwede kayo sa G, ano, G-O, G-C, ano, J-Co. Kasi ganun din naman eh, pag bumili ka ng mga, sa mga bakery dyan na basta-basta eh, konti lang naman ang ano, tapos ang lasa, ano ba namang lasa yan? May sa mga bakery dyan. Eh di, dagdagan mo na lang, bumili ka na ng masarap, kaysa naman bili ka dyan sa tabi-tabi tapos wala namang lasa, bumili ka na lang. Kaya talagang ganun talaga ako nag, alam mo bakit pag nagtitinda ako ay nasasarapan sa akin, kasi nga nilalasahan ko talaga yung mga pagkain na masasarap. Tapos pag gusto kong magtinda, talagang yun din ang lasa na ano, ng gagawin ko. Ito. Ano to? Yung... Magkano to? Anak mo. Jesbear? Magkano nga to, Jesbear? 90 pesos. 90 pesos ito. Malaki naman to eh. Cookies. Cookies to, yung cookies. Malaki to. Mga ano, ang laki nito, ganyan. Alam mo, ganun mo yung daliri mo. Ganyan mo daliri mo. Ganyan. Yan. 90 pesos.
Pero masarap. Kayang-kaya, alam mo, pag marunong ka na naman mag-bake, di ba? Kayang-kaya mo nang gawin yan. Nasa panlasa mo lang naman eh. Yung namang pagkain, ayun namang mga cake eh. Pwede ka naman mag-experiment niyan, lasahan mo lang. Pero kailangan sukat-sukatin mo na kasi sa sunod, hindi mo na magagawa ang ganun ding lasa. Kaya, importante din talaga ang magsukat. Mm-hmm. Kasi kung masarap man, alimbawa, nakapag-bake ka, masarap ngayon. Tapos hindi mo alam yung mag-tansya-tansya ka lang, yung mag-experiment ka lang ng ano, hindi mo talaga inano ng sukat-sukat. Kaya mag-sulat-sulat ka din. Kasi sa sunod na gawa mo, mahirap mag-tansya-tansya. Kailangan talaga, nagsusulat ka ng sukat. Yan importante sa pagluluto. Ang magsukat, at saka, kailang lasahan mo. Kasi ako talaga ganun eh. Maano yung panlasa ko. Nilalasahan ko talaga. Kaya kahit na mahal, eh, bili talaga ako doon kasi pupunta ako doon sa ordinaryo lang. Tapos, ang lasa naman, naman pait. Tsaka hindi mo pa alam, merong ipis sa loob. Kaya minsan natatakot din ako eh, kumain ng mga tinatinapay. Sa mga hindi kilala. Okay lang kung kilala ko. Kahit nga yung mga ano, nagtitinda-tinda ng mga pagkain. Talaga, dati yung tinitira namin dito sa May Makati. Marami nagtitinda dyan karinderya. Eh, naging kaibigan ko na rin. Tinitingnan ko, alam mo, nakipag-usap ako sa kanila, pero yung mata ko, nakatingin doon sa mga, ano nila, mga kaldero, mga lahat, mga ginagawa. Ayun, nakipag-usap ako sa kanila, pero yung mata ko, kaya ingatan mo yan. Pag, halimbawa ikaw, pag nagbi-business ka ng ganyan, kasi yung mga customer mo, naipag-usip lang yan sa'yo, pero ang mata niya, nakatingin-tingin sa paligid. Ganyan. Maganda naman ang talagang ano, negosyo na cake, talaga maganda. Ang problema lang, kailangan talaga may katulong ka kasi hindi mo makaya yan. Akala mo lang napakadaling negosyo yan. Yan lang ang mali akala mo. Basta mga pagkain, mahirap din. Ay, lahat naman ng negosyo mahirap. Mahirap talaga kumita ng pera. Kaya mahirap maging mayaman. Mahirap maging mayaman dahil siyempre kunti lang ng pag hindi mo naman sinarapan ang pagluluto, wala lang bibili. Ay, naalala ko tuloy, alam mo ba mga bata pa yung mga anak ko, nagtinda ako ng hot cake sa amin, sa Mindanao. Eh, sinarapan ko talaga. Ay, alam mo naman ako, favorite ko yung hot cake. Ayoko naman kumain mga hot cake na basta-basta. Sinarapan ko talaga. Ang sarap talaga ng hotcake ko. Patamoy pa lang. Dami na. Pupunta pila-pila na. Nagpapasakit na ng kamay ko dito. Nangangalay yung kamay ko sa kaluluto. Ay, ginaya ko ng mga kapitbahay namin. Mayaman na yun. May asawa, ang asawa nung kapitan. Pero kasi naiinip siya ba? Sabi ko, yaman-yaman muna. Tinapatan mo pa ako ng hotcake. Pwede ba iba naman ang inegosyo mo? Sabi kong ganun sa kanya. Ay, sa'yo naman siya ang syllable siya eh. Buti nga, tinutulungan kita eh. Sabi ko, sige, okay lang. Alam mo yung hotcake niya? Ang dami na patong-patong.